FM, Radio Philippines Network Incorporated, DXKOS, transmitted by UTSO sa Dawan Cebu Radio. RPN DXKO, ang radyo ronda, hindi sa lakayan sa kagawang di Oro. Sidyahan na may dalaon sa katawan, ang bangus sa disyo sa kanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang giparugan sa tagdumala nini nga sibyahan. Daghang salamat. Ang pulong sa Diyos, Espiritu kini o kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong, maoy muayo sa imong sakit. Ang pulong, maoy musulbad sa imong problema. Ang pulong, muhatag o kalipay nimo. Ang pulong, muhatag o kalinaw nimo. Ang pulong, muhatag o kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Caslan. Matagbuntag o matagabii. Sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag og alas 8 ngadto sa alas 9 sa matag gabi. Sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Pastor Alfred Berandal Caslan, dinhi sa RPN DXKO Tele Radyo. Daghang salamat. Hello. Maing gabi Mindanao, maing gabi Visayas, maing gabi Luzon. Og may gabi sa tibuok kalibutan nga nagsunod ng atong programa diya sa YouTube og sa Facebook. Og may gabi sa tumigsunod diya sa Bohol, Camiguin Island, Bukidnon, Misamis, Oriental og sa itong siyudad sa Cagayan de Oro City. Good evening, adlaw karon nga Friday, Pizza 24. Okay, let us pray. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. With the power of the Holy Spirit, Father, thank you so much, Lord, na kanunay ka nagagiya ka lamang nga ito sa kanaogan, kanunay healthy ng among lawas, you are particular of your divine nature because your word says so. So salamat, Father. Holy Spirit, I acknowledge your presence this evening. We welcome you, Holy Spirit. Salamat, Lord. May ka na po mag-ministry sa mga katawan from the north, south, west, east. To open the TV Radio, Radio Ronda Rixio, og sa Facebook, salamat sa billion-billion soul watching and listening in our program. Salamat sa minsay, haomog tukma, nga gikinahanglan sa imong mga listener. Thank you, Holy Spirit, sa imong gamit sa umbakba, sa pagsulti sa matauran. Salamat sa anointing, ngayong giimpad sa mga lagad, aron sa pagbungkag sa tanang mga yugo, mga problema, mga sakit, tagubot, taguli, ang kamatay. That is the work of our enemy, the devil. I will destroy your plan, Satan, demons, evil spirit, witchcraft, spirit of death, the principalities, the powers, the rulers of wickedness in high places, the prince of this air, the god of this world. I will destroy you in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I bind the spirit of rebellious. Go back to the abyss. I release the spirit of hunger sa pulong sa Diyos. O salamat, Father, sa anointing na matagpulong magawas ng baba, the hospital life, in Jesus' name. Amen. Okay, pala yung take soon. No? Man shall not live by bread alone. So we need to feed our spirit daily. Muna reflect na sa atong physical body, if we will feed our spirit every day, no? Samagod nga pakan-on nato atong lawas, buntag unto hapon, our physical body aron healthy. So, mausap na ang atong kinabuhi. Okay! So, palayon ta sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos ang atong topic karon. Faith is the real rest. Ang pagtuo
mo'y tinuod nga pahulay. No? There are three great words that describe the condition of the believer who is taking advantage of the privilege in Christ. These three words are the fruit of full-grown faith. No? So, adunay tulo kadagkong mga pulong na nag-describe sa condition sa magtotoo nga nag-dawat sa bintaha sa iyang pag-iyang privilehiyo, no? Privilege. Ya kang Kristo, kini nga tulo nga mga pulong mao ni ang bunga sa pagkahamtong sa imong pagtuo. Number one, peace. Oh? So, muna igsoon, number one, yun nga atong naangkon kita nga, dunay pagtuo. Faith is the real rest. So, kanituo ka, pahulay, relax, why problema? No? Muna igsoon ni Jesus, sa John 14:37, peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. See? So, nindota, no? Maginhawang buhay natin, matupan ni Jesus. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo ni ini, dili sa mahinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magagagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. No? Indo ta peace. Muli ang pinagadako nga bunga sa tinuod nga Kristohanon nga nakasabot. Wala. Wagyan. Muli result, faith is the real rest. Nandun na kay kalinaw. Kaya ang tao masikuton, walay kalinaw. Sickness is broken peace. Jesus said, peace, I leave with you. Peace, I give unto you. See? Di ba? Nindot kay itong kinabuhi. Jesus said, peace, I leave with you. No, my peace, I give to you. So, ito yung isang pagkanindo tao eh. Wala yung resulta. Bisan tuon, lutuson ta, sibata, pero ang kalinaw, dili matugkad. Muni ang result o linugdangan sa tinuod nga pagtuo. Faith is the real rest. Makapahulay ka, kanituog ka. No? Nituog ka man nga si Jesus may magbalantay, ay tamis ang imong katulogon. So, COVID-19 cannot affect you. Dili makaapekto. Because you trust in the Word. You rest, no? Faith is the real rest. Duko man ka. Ali ko mahadlok. Naniwala ka sa salita lang, Panginoon. See, binigyan tayo ng anong Tagalog sa peace na? Kayapaan. Kapayapaan. Na, yun nga. Ang tao may sakit, walang kapayapaan. Pero kung walang sakit, yun ang result. Mga tao walang kapayapaan dahil hindi sila naniwala sa salita ng Panginoon. Kung sumampalataya pa lang ang tao, no crisis. No sickness. Kasi tapos na. It is written by His stripes we are healed. No? Kaninyo duta, kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Ibilin! Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, ibigay sa Panginoon ang kanyang kapayapaan. Wow! Nga, ba't takot kayo sa COVID-19? Ah, ang tao matakot sa COVID-19, walang kapayapaan. Faith is the real rest.
believe what the word says, because the word of God settled in our heart. Let the word of God settle in your heart, not the word of man settle in your heart, right? Pagkaayahaya sa kinabuhi, oy, walay sakit, tapoy ganyan sipunan ka, no? Hindi kayo makahinga kasi lagyan ng jablo ang inyong ano, anong Tagalog sa ilong? Nos? No? Wala kayong kapayapaan pag lagyan ng iyong hindi kayo makahinga. Hindi lumabas yung ano diya? Mahirap. Hindi kaya tulog. Gawa ng jablo. So dapat malaman natin, sabi ng Panginoon, peace I leave with you. Pagkayahaya sa itong kinabuhi. This is number one. No? Sabi niyo, so on, this peace did not belong to the Jew under the first covenant. So ang mga Hudyo, wala pa magbatulan eh. Sa first, kining unang pakigisaan. The only peace he knew would be national peace. Yun nga ang nalaman ng mga Hudyo sa Old Testament. But with the new creation, it is a peace of heart sa mga bag-o nga na taon. Ha? Mauni ang pagkalinaw diha sa kasing-kasing. A peace of mind, dunay kalinaw sa panghunahuna. Peace in his body, adunay kalinaw sa iyang lawas. Kaya ang lawas masikit doon, wag kay kalinaw. Right? Kung may sakit ang katawan mo, nako, hirap matulog, mahirap mag-agi. Sabi, agay, katulad ng COVID-19, hindi kayo kaginhawa, hindi kayo kahinga. Dahil nilagyan ng jablo ang inyong, anong, yung ilong mo, yung tainga mo, oh, dili, ay tainga naman. Yung ilong mo, lagyan ng, anong ilagay, gawa ng jablo. No, mahirap. Labi na ka ng queen ako. Huwag hindi natin alam. Ako, palitan ng medicine. Ako, hirap niya. Maayo, wala, mudagang pagpila ka adlaw. Wala ko, bisag di ka mag-take of medicine. Maurang resulta ha? Because your body, nilagyan ng Panginoon ng anti-virus. No? Kaya nga, hindi tayo mahurid. Hindi tayo mabalisa. Kasi ang salita ng Panginoon dito sa kanyang salita, peace I leave with you, peace I give unto you. So, kung binigyan tayo ng katahimikan, o asalang, kayapaan, so, masarap matulog. Walang problema. Right? No? Hello? Sickness is called disease. Broken peace, broken rest, broken joy. My peace I give unto you. Oh. Yun nga ang gawa. Sickness ay, nako, mahirap kang huminga. Palagi kang aray, ang sakit talaga. See? It is not the word peace. It is not the peace of mind, but it is the peace of the heart. It is a heart peace. Galing sa puso mo. Nandiyan ang kapayapaan. Kasi pinapasok mo si Jesus bilang isang Panginoong Diyos sa puso mo. Siya, you allow Jesus reign in your heart. Kaya nga kung si Jesus nakapaso sa puso mo, anong gawin ni Jesus kung you allow Jesus reign in your heart? He will repair your physical body kung mayroong nasira. Ha? Ay, naku. Kung hindi kayo maka... Oh yes, ang saan tawag na? Di ka pangihi? Sa Tagalog? Muna na. You understand. No? Mahirap. Gawa ang jablo. Kaya nga, laban tayo.
kung maniwala kayo, kaya nga faith is the real rest. Kasi naniwala ka. Katulad natin, katulad ngayon, yung mga tao bising-bisi naghanap ng vaccine. Yung maraming mga leaders na pinatay ng COVID-19. Na pag pinatay, sabi ng mga leaders, kinuha ng Panginoong Diyos, uy, naku, nagsinungaling kayo. You are deceiving by Satan. Jesus, hindi pumunta para patayin kita. Nagpunta siya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana, abundant life. Yun nga ang sinasabi niya. Hello! Yun ang sinasabi, peace I leave with you, peace I give unto you. So, hayahay dili! Oh, tanungin mo isip mo. Tanungin mo yung sarili mo. Anong ibig sabihin? Oh, kaya, tapos na pinagaling ng Panginoong Diyos. No? Tapos na pinatawad ang ating kasalanan. Ako'y nako. Kaya nga lalo maganda ang buhay natin. Ako. Itang bake ay talagang sa ito ng nag-text. Mayang gabi kanimu liha ng Rusi Hermoso. Sa Mambatangan, Manolo Portage, Bukid noon. Amen, Pastor. Hallelujah. Hayahay kayo atong kinabuhi diha sa tinuod ng Diyos. Walay sakit, daghan o panalangin amin. Salamat, Rusi. Oh, maraming blessing. Yun nga. So, sabi dito sa Isaiah, Isaiah chapter 36 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ito ang mangyari. No? Pagabantayan mo siya diha sa pagigdait, nahingpit, kansang hunahuna, sa kalunay, anaak ka nimo, tungod kay siya, nagasalig ka nimo. So, muna yung resulta. Ito ang result. This is the result. No? If we trust in Him, in God, no? Matod pa, perfect peace. You will keep Him in perfect peace. Wow. Nga, but maraming mga tao walang perfect peace? Bakit? Kasi doon kayo naniwala sa salita ng tao. Remember, the word of man is like a grass, wither, but the word of God never changes. Heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Kaya nga, hayahay itong kinabuhi. Super hayahay. No? Tinuod yun ang akong isulti. Kaya nagsalig ito sa Diyos. We trust in the Lord. This is the result. Peace. Perfect peace. Ay, naku. Yan. Kahit anong mangyari sa sanday putahan, katulad ni Jesus, ha? Sabi ni Jesus, my peace I leave with you. Yung peace na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, yung sumakay siya ng ano, sakayan? Bangka. Sumakay si Jesus sa bangka, natutulog. Kahit anong nangyari, mayroong malakas na hangin. No? Pero si Jesus, masarap ang kanyang pagkatulog. Anong Tagalog sa katulog na? Kahit malakas ang hangin. Na, yung Bible nagsabi na malapit na mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Pero si Jesus hindi na-disturb. Bakit? Yun nga ang peace na ibigay sa atin kahit anong mangyari sa sanlibutan.
mayroon tang perfect peace. Yung mga tao walang sumampalataya, katulad ng kanyang mga apostolis, walang sumampalataya, natako sila, Master, Master, mamiyatay tayo. Mamiyatay. Uy, sago na Muslim. No, takot sila. Why? They were afraid. Takot sila nga mamiyatay, mamatay. Ginagising nila ang Panginoon. Gising, Panginoon! Mamiyatay tayo! Jesus said, where is your faith? Nasaan na ang inyong palampalataya? Ang mga tao nga matakot, walang palampalataya sa Panginoong Diyos, katulad natakot sa COVID-19, ayun nga. Katulad ng mga apostolis, takot sila. Dahil sa malapit na malulunod ang kanilang bangka. Kaya gising ba? Jesus, wake up! No? Gising, Jesus! Mamiyatay tayo! Oh, inako, Jesus said, where is your faith? No? Ang karamihan, mga tao ngayon, takot sa COVID-19. Na, mayroon pang mga leaders, mga great leaders, nag-fasting! Akala nilang magawa nila through their own fasting. Ngayon nangyari, how many years, how many months na nga hindi aalis ang COVID-19? Yan, marami nag-pray, umiyak pa, Lord, kunin mo itong COVID-19. Oh, bakit? Ayaw! How many? Many Christian praying about COVID-19. What happened? Because they did not listen the voice of God. God will speak to your spirit. Why you pray? Because you did not listen what God says to you. Ampo sila. Ampo. Ako, wa ko mag-ampo nga umalis yung COVID-19. Yun nga ang katotohanan. No? Kasi ito ang pamaraan para ang mga tao ay lumapit sa Panginoon. Pag may problema, yan nga ang mga tao lumapit sa Panginoon. Pero walang problema, ayaw. Lumapit sa Panginoon, ayaw sila lumapit. Dili sila mo doon. Kaya, lalong maligaya ko. Kaya itong paraan, kalawa, tingnan mo yung mga tao nandiyan sa bahay, di ba kayo, nakinig kayo ngayon. Pag walang COVID, wala pang curfew, wala. Punta sa ibang-ibang lugar. Pero ngayon, yan, karamihan walang pera. Ha? They are relying the sap. No? They did not relying Jesus. No? Doon tayo kay Jesus, lumapit. Lumapit kayo sa akin! Nakaw. Yun nga! Perfect peace! Kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, kaya nga lalo maginhawa ating buhay. No, maligaya. Walang problema. Walang sakit. Maraming pera. Mga tao, maraming pera, pero maraming sakit. Maraming bawal, ayaw makain. Yun nga ang gawa ng jablo para lalo kang mamatay. No? Pag tayo ay sumampalataya sa Kanya, perfect peace. Wow, pag-anindota. Wala nang iba. Just believe Jesus Christ, your Lord and Savior. There is no other name given in this world that we must be saved. Huh? Only Jesus Christ. I'm not blaming your religion. You are always talking about your religion, but you have many problems. You have many sickness in your body. The most important in our life, if our God is
really real God, because Jesus said, peace I leave with you. Ganda ang katotohanan. So hindi kayo matakot kung mayroon kang bayar utang, sabihin mo sa Panginoon mo. Ano sinasabi niya? Be anxious for nothing. By prayer and supplication, let your request be known to God. No? Dapat sabihin mo, Lord. No? Doon ang mga lumapit sa tao. Huwag kang lumapit sa tao, lumapit ka kay Jesus. Siya lang ang dahilan. No? Siya ang dapat nating lapitan. Kasi handa siyang tumulong sa atin. Kaya kung tayo lumapit sa tao, yung tao ay kailangan niya ang yung pira. Pirak. Sa Muslim pa, pirak. No? Hello! Okay pala yung tagsoon yung dota ng mensahe na ito rin. Nga yun ay, Salmo 119 verse 165. Great peace have those who love your law and nothing causes them to stumble. Tanawa, great. Ang mga nahagugma sa imong kasuguan, adunay pakigdait nga dako o kanila nga, kanila wala ang kahigayunan sa pagkapandot. Wow, great. Great peace. Kung mahal natin ang kanyang, anong kanyang? Law. Sa Tagalog, sa law? Batas? Batas ba yun? Mahal natin ang kanyang salita. Mayroon tayong great peace. Ay, naku. Yun! Ang nangyari sa aming buhay, sa Word of God, Spirit and Life, great peace. Hindi mabalisa, walang takot. Kasi hindi tayo binigyan ng Diyos ng takot. Anong binigay sa atin? Kapangyarihan. 2 Timothy 1:7, For God has not given us the spirit of fear, but power, love, and self-control. Just read your Bible. Read your Bible. Meditate the Word of God until the Word of God will prevail in your heart, not the Word of man will prevail in your heart. That's why the Word it will not prevail to the believers. The Word of the science will prevail to the, to them. Muna nga kalapait. Wala nang hitabo. Relax lang tayo. Maniwala lang tayo. Yun nga ang gusto ng ating Ama. Only believe. Kasi ang ating Ama ay hindi marunong magsinungaling. Gusto niya ang kanyang mga anak ay mana sa kanya. Kasi ang ating Ama ay, yung Ama natin ay faith, no? God of faith. San, dapat mana tayo? Nako. Maraming mga Christian, sabi nila anak na sila ng Diyos, pero ayaw maniwala. Parang hindi anak ng Panginoong Diyos. Oh! Anak kayo ng Panginoon, ba't kayo may sakit? Ba't kayo takot sa COVID-19? Ba't kayo walang pera, palaging panghiram? Nako. Matagal na. Noon, sa hindi ko naintindihan, kasi napwisyo ng diablo ang isip ko kasi yung mga leaders, sabi nila, Pastor, wisdom. Yung sako, sako ba na sa Tagalog, ng sakba. Hindi yung tumayo pag walang laman. Ano si laman? Kanang naisulod ba? Mayroong dunay sulod, may laman. No? Hindi yung laman na laman yung unod. No? Muna'y tinuturo sa Bible school. Kaya nga, karamihan sa Bible school, puro palpak. Why? Because we are educating our mind.
we will not educate a real man, your spirit. Your spirit, yun nga ang real mong pagkatao, totoong tao, no, yung spirit. Kasi yung spirit mo ang siyang may panampalataya sa salita ng Panginoon. Yung soul mo at yung body, walang, hindi yun maniwala sa salita ng Panginoon. Puro reasoning faculties na palaging maraming mga tanong-tanong. Your spirit, the real you, will not question the living word. What the word says is always accept. No? Tanggapin niya ang salita ng Panginoon, pero yung isip natin, yung soul natin, yung soul that is the reasoning faculties. No? Kaya mahirap. Jesus is talking our spirit. Jesus said, man shall not live by bread alone. Kaya, sabi dito, great peace! Ay nako, pagmahal natin ang kanyang salita or lu. Anong lu? Dili lubat ha? Lu. Commandment or batas. Yun nga. Mahalin natin ang kanyang salita. Sabi ni Jesus, if you love me, you keep my word. My Father and I, ang Ama at si Jesus, tumira sa puso mo. Ay naku. Nga, may sakit. Mayroon ba sakit? The creator of the universe dwelling in you. Wala. Kasi, naku, naku. Hindi kayo mag-aral sa Bible school namin, natin, wagid. Daming mga leaders pinatay ng Diablo. Dinoko ng Diablo. Maraming maintenance, no? Nagtanong kayo sa Panginoon, Lord. Nagsabi ba ang Panginoon nga, God will, yes, God will use man. Gagamit silang tao para gumawa ng himala. Miracle. No, wala naman sa Bible, makita mo sa Bible nga bumili kayo ng medicine. Wala. Kaya nga, we will exercise what the word says. No? Wala. Ako itong iobserbahan. Tanawang ikusog mo inong tambal, luya kayo. Hantun mo, abot ako tsinta na di na magkabalog. Tungod kay ang iyang mga sales na nyatay, nang namatay na, magkapatay kining mga kining medicine. Muna nga, matod pa sa usaka doktora nga retired from USA. Doon nakatira sa Kamingin. Sabi niya sa aking brother-in-law, sabi niya, long, hindi man kumagtik ng medicine. Kasi, alam niya ang katotohanan. Kaya hanggang ngayon, malakas ang kanyang katawan. Kaya mayroon side effect yun. No? Maubos ng pira mo, but lalong lumalala, ah? Lalong lalala, lumala. Saan pag-pronounce, ano? Worse ba? Katulad ng isang babae na marami siyang mga physician. Lumapit siya sa ang maraming physician na ubos ng kanyang pera, lalong nag-worse ang kanyang sakit. Mabuti na lang kaya nakarinig siya kay Jesus. Kaya kayo, nakinig kayo kay Jesus para hindi kayo mamiyatay sa COVID-19. Lang, sabihin mo, Lord Jesus, I believe in you. Jesus said, call unto me and I will answer thee. I will answer you. Yun nga, ang sinabi niya. Lord Jesus, help! Hindi pa ko gusto mamatay. No. Naku. Yes, sa Bible, inuturo sa atin,
Imagine, great peace, those who love His law. Kung mahal natin talaga ang kanyang salita, ang kanyang batas. Iba ang batas sa Panginoon, iba ang batas sa tao. Right? We will do it. Kasi the promise of God, no? Lahat ay yes. Walang no. All the promises of God, all yes, yes, yes. That's why we say amen. Right? Mga hayhay katong kinabuhi, oi. Katong ni kay nang may nagtiksig soon. No, magilain. Walay makalabaw. Good evening, Pastor Kaslam. God bless. TRY. Okay. May nag-text, Pastor, maayong gabi eh. Magpatabang kami o ampo para sa kalinaw o grasya sa pamuyo o paghinlo sa mga daotan espiritu diri sa among balay sa kinakisanlo kaiton reside resident. Salamat po, sir. God bless po. Okay, God bless you too. No? Okay, padayon ta. So, muli igsoon ang number one, peace, great peace. My peace, I leave with you, peace, I give unto you. Pagkayahaya sa akong kinabuhi. Nayahay ulit. Because faith is the real rest. O dito ako ba? Relax ka. No? Katulad ni Jesus. Ginawa yun sa Jablo. Nga, imagine, kalit ni Unos. Ang sakayan, nasabuan sa tubig, napuno na hapit na mapuno sa tubig. Apan si Jesus, huwag yun na-distract. Muna yung resulta sa mga tao na nagsaling sa Diyos, dili mahalap mag-unsa man, pila ka billion ng mga COVID. Hindi tayo matakot. Kasi nandiyan ang Panginoon, nakatira sa puso mo. Gawas kung wala nakatpuyo, hindi nakatira sa puso mo, walang magawa. Takot ka sa COVID-19. No? Dula pa kayo maabot na rin yun. Nako. Para ang mga tao lumapit na sa Panginoon. No, ang mga tao, pag may problema, lumapit yun. So, dito, Salmo 119 verse 165, great peace have those who love your law and nothing causes them to stumble. Right? Jesus said in John 16:33, these things I have spoken to you that in me you may have peace. Oh, see? Diyan kang Kristo makabatong nagkalinaw. Especially kung papasokin natin si Jesus sa puso natin. Na? In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sino ang overcome ni Jesus ang world? Yung si Diablo. Ang Diablo ang dahilan. Ba't tayo ay maraming problema, maraming sakit, maraming... Yun nga ang gawa ng Diablo. To kill, to destroy, to rob, but Jesus come that we might have more abundant life. Okay, tingnan natin ang text. Good evening, Pastor. Paampo ko sa ako self. Sa ako self. Pastor Ping. Pingot kayo ako ilong agay. Dibutangan sa yawa yung ilong o gilok. Gilok. Gilo ka. Gilo ka ako. Tutunlan. Ang sama ni. Sakit po akong ngipon. Paapel po ko. Paampo sa ako. Duha ka pang umangkon. Nagoyin. Di pang hilang tan man. Salamat. Pastor, God bless you too.
God be the glory. Labanan mo, patayon ng diablo. No? Yun nga. Pag hindi kayo lumabang, nawa na. Okay. Sa inyong liha, ako mingin ka ninyo, nining mga butana, aron kamo makabaton sa pakigdait ka nako. Ha? Sa kalibutan, kamo may kagulanan apan sumalik kamo. Gidaog ko na ang kalibutan. Wala. Gidaog na Jesus. Tapos na. That's why Jesus ate is finished. Tapos na! Wala lang kapag niyaharan ang diablo. Yes! We will not fight against flesh and blood. We will not fight against man. The enemy nga mo ay nag-inject sila guna-huna. No? Basta ko na na. Ako, namaste lang ko na kong teknik sa yawa. No? Ang gusto sa yawa, ba nag-asawa mag-away, magsinumbagay, magkinigbasa ni ba nag-asawa isuot. Gamay kayo nga problema. No? Kabalok ko, di ko mailad. Gamay kayong lalis. Gamay kayong bikin. Padakuunat ni Satanas. Hmm. Pero gamitin yung motoridad. No? Nangyari na sa amo. O nangyari na sa amin. Maliit lang ang sinasabi ko. Nagalit ang asawa ko. Sumakay si Diablo. Sinabi ko, Sinan! Ahawa ka sa akong asawa. Espiritu sa kasuko! Espiritu sa mahimahay! Pagkatotood, balik ang lami ng relasyon. Pero ayaw review ka! Agoy! Bulag! 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 Nga, ang gawas ng garbo. Ningon si Satanas, sige na, bulag na! Agoy, nagulig ko kumaydan. Muna hinungdan nga nung mga daghang mga Kristohanon, mga bunagin unta, nagbulag ba nag-asawa tungod kay wala sila kabalo nga si Satanas mo'y nag-behind niya na. No? Muna ang na-master na ako. No? Sa liha nga ako po nasuko, girebuke mga kusok masawa, espiritu sa kusoko, demonyo, Satan, nga naasak mong bana, ah, right now, nasyakbog ko. Ha, pastor, review ko. Kaya na'y panahon nga si Satanas, mutog doon sa imong huna-huna. Muna yung si Pablo, don't give up please, the devil. Huwag mong bigyan ng daan ang diablo kasi pag makapasok yun, yari ka. Ha? Huwag mong bigyan. Yun, patayin mo kung pwede. Hello. The second, yung bigay sa Panginoon natin, faith is the real race. Number one, peace. Ang ikadua, joy. The second word is joy. Kaya nga yung buhay natin lalong maginhawa, lalong masaya. Sa kanta pa, anong kanta nga, nagabaha ang kalipay ko, nagabaha ang kalipay ko. See? Nagabaha! Ito nga ang binigay ng Panginoon sa atin. No? Joy is something that only believers have. No, ang kalipa, ang joy, mauli mga butang na mo'y nakahatag o kalipay sa mga totoo. The world may have happiness. Define that in their surroundings, their environment. But joy is a fruit of faith. Mauli bunga sa pagtuo. It is a fruit that comes from the recreated spirit. Nga kini nga bunga nagaabot gikan sa na recreate ni spirit kanang nabun agin ba. But the fruit of this recreated spirit is love. Mao ni ang bunga dunay gugma. Joy dunay gugma. Mala. Yaay ka kung kinabuhi. Manang sa kanta pa, nagaawas ang kalipay ko. Nagaawas ang kalipay ko. Kay ang... Kay ang manluluwas ko, mao si Jesu Kristo. Nagabaha ang kalipay ko. Ay, nagkumula.
Mula yung tag, musayaw sa kalipay. O, nasayaw ta. Diha sa Ginoo. Nak, nagdala ang takag-organ. Musayaw sa kalipay. Diha sa Ginoo. Daigunta ang Diyos. Musalikan Jesus. Ha? See? Malimita po. Muawit sa kalibay. Mulugso sa kalibay. Muhirak sa kalibay. Mali. Jesus said, my joy I give unto you. Pagka ninduta. Magilain. Why lain? Pinakadabes. Jesus. No? Yung dito'y joy, peace, not the fruit of the Holy Spirit. O, kinala makabalo mo, ang joy o peace, dili na mao ang bunga sa Holy Spirit. It is a product of the Holy Spirit who has recreated us, brought us into fellowship with Himself. Ah, nasabtan na niyo. Sabi siya, ang gano'n lang na, ayaw na kong patagaruga kay kasabot na mamulaan. Mano, ang kalipay, o ang pagigdait, dili na may bunga sa balang Espiritu Santo. Ha? Kailan makasabot mo? Kaya matod pa na muna fruit sa Holy Spirit. That is wrong. Yours, fruit of your spirit. No? It is a product of the Holy Spirit who has recreated us. O, muna ang produkto sa Espiritu Santo na mo ay nagpausab na ito. Iyatang recreated. Giusab! Nga nakaambit sa kiniya sa Dios, nakaambit sa gugma sa Dios, no? Kaysa nga nakasala si Alan, nakaambit sa kiniya si Yawa. Ang sabi kiniya si Yawa, bitterness, hatred, murder. That is the nature of Satan. But kita karon nga nidawat ang Kristo na recreated, nakaambit sa kiniya sa Dios. The nature of God is love. Hello? No? Tungod kay, nagdala ka na to sa pakigsandulot, uban kaniya sa Dios. Muna yun sa John 16:24, until now you have asked nothing in my name. No, hangtod karon wala mo mangayo o bisag unsa sa mga ron, ask and you will receive that your joy may be full. Agoy kalamni kanamit gin ah. No, nindot kaya itong kinabuhi. No, sukad wala pa kamoy na pangayo pinagi sa kungalan. Pangayo! Kamu magadawat. Kamu aron mamahimpit ang inyong kalipay. See? Mahimpit! You will receive, no, that your joy may be full. Wow, wala ilain. Wala ng iba. Wala'y makalabaw. Pag yung makalabaw, si Jesus lagi ang pinakadabest. Pas mo greet ko sa tanang taga-balubal. Okay, taga-balubal. Mayong gabi, Pastor, God bless you. God be the glory from your listener in Laging Dingan. Okay, salamat kang kaninyo diha sa taga-Laging Dingan. No, wala gilain. Wala'y sakit. Kisa ba yung masakit doon? Ang yawa. Ganong lagang masakit doon? Nito si yawa. No? Sabi ni Mixon, naghapag mga pagtulunan karon ko sa una pa. Gidisim ko ito si yawa. Munang itawag na ko Bible School of Satan. You know what is the Bible School of Satan? Yes! The Bible School of Satan is using the Bible. Using their own understanding without the guidance of the Holy Spirit. Ha? Tinuturo ko yun. That's why you will identify, no? Kung Bible school ba na kang Satan or Bible school of Christ. No? Ang daming Bible school of Satan. Kung maka-aral kayo sa ating Bible school. Ano, Pastor? Ano ang Bible school ni Satan? O, gumawa siya ng versikulo, kumukuha siya ng verse in the Bible, katulad ni Satan,
Sabi ni Satan kay Jesus, it is written, na kung tumalun kayo, walang mangyari sa iyo. Kasi sabi ng banal na kasulatan, kumuha siya din sa Psalm 91. Kaya maraming na-receive ng Diablo. Ginagamit niya ang salita ng Panginoon. Dapat maintindihan natin. Kaya nga, you need the Holy Spirit because the Holy Spirit will teach you the whole truth, not half truth, whole truth. Yun nga sila sabi ni Jesus. Dapat. Nagkausap niya sa ni pastor, nila kong sabihin. Sabi niya, noong pastor, maraming mga pastor nga kasama nila, 30 plus, 50 plus, namatay. Kasi, yung anak, kasi yung mga teaching nila ay sinungaling. Imagine, once nga you are saved, walang bawas, walang bawian ang kaligtasan daw. Na ang sabi ng Bible, na anong sinasabi ng Bible? Kung ang imong kamay ay makasala? Putulin. Nabuti lang, wala kang kamay, basta makapasok ka sa, anong ibig sabihin? The Bible says, be holy because I am holy. No? Nindot ba yung itong kinabuhigson kung makasabuta? Ayahay. Muna, ito. No? Mangayo! So, ang akong ipangayo nga billion souls niya na. Ang akong ipangayo nga 5 hectares binigay na sa Panginoon. No? Ba't 5 hectares, Pastor Kaslan? Kasi marami mag-aaral sa Bible school natin, walang bayad, free. Maraming mag-aaral dyan, ibang bansa. Nangyari na. Nangyari na! Gawa ng Panginoon, ang Diyos ang siyang nag-control. Yung mga tao nga naghanap ng katotohanan, marami mga tao, hanap tayo ng katotohanan. Hanapin natin ang katotohanan kasi kung hindi tayo maghanap ng katotohanan, anong nangyari sa mga tao? Maraming namyatay. Kaya kung malaman natin ang katotohanan, lalo maginhawat ang buhay. Dito sa salita ng Panginoon, malaman natin ang lahat. Kaya nga sabi ng Bible, we have the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Just read the Bible para maintindihan mo. Ngayon kaya itong time, malapit naman, so mayroon mga kaibigan natin, mga listener na request sa kanilang prayer. No? Okay, let us pray. Bago tayo mag-pray, sabihin mo sa Panginoong Jesus, Lord, tanggapin kita bilang isang Panginoong Diyos. Pumasok ka sa puso ko. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Yun lang. Pagtanggapin mo si Jesus as your Savior, maging anak kayo ng Panginoon. You will be a sons and daughters of God when you accept Him as your Lord and Savior. And let Him invite to dwell in your heart. So kung pumasok na si Jesus sa puso mo, takot ang COVID-19. Takot si Mr. COVID-19. Dahil nakatira si Jesus sa puso mo, dapat din, dapat nga eh, na makatira ang Panginoong Diyos sa puso mo para pag lumapit si COVID-19, takbuhan, tumakbo siya dahil nandyan si Jesus nakatira sa puso mo. Amen? Okay. So, lawata si Kristo. Lord, I will invite you to come in my heart. I will accept you, my Lord, my personal Savior in my heart. Forgive me, Father, all my transgression. No? So, ang Panginoon handa siyang magpatawad sa atin pag lumapit sa Kanya.
Kahit anong kasalanan, ang laki mong kasalanan, anong kaitim sa iyong kasalanan, ang Panginoong Diyos handa siyang magpatawad sa atin. Yun nga ang katotohanan. Okay, let us pray. Mag-ampot ah. No? Kung sa iyong gibati, sa iyong lawas karon eh, mission. No? Your faith and my faith will join together, patay si Diablo. Amen? Okay, let us pray, Father. Salamat sa iyong pulong. Your word says, peace I leave with you, my joy I give unto you. Kaya salamat, Father God, nga nasabta nila pag-ayo, Lord, ang imong pulong. Huwag nakita ninyo, Father, nga ang ilang lawas doon ay gibati. Nagipinot sa ilong, nagibutangan ni Satanas, nga di ka ginhawa, mga hilanat, mga ubo, nga espiritu sa demonyo, nga na silang palimalay, kagubot, kaguliang, bisan pa si Mr. COVID-19, I will bind you in the name of Jesus. Lose them. Go back to the abyss nga gigikanan nimo, demonyo, evil spirit, witchcraft. You have no right to touch their body because their body is, our body is the temple of God. And those who destroy the temple of God, God will destroy him because our we are the temple of God. So, Father, salamat sa complete healing na ilang nadawat karong gabi una, pinaagi si mong mga labod. O salamat si mong dugo nagatamon kanila, si mong malunda nga nagakulal kanila, nga sweet ang ilang katulogon kang gabi, tungod kay the best kang magbalantoy, may makulang na mong isang gamay. Lord, ako itubo yung ako mga ikson sa Word of God, silang lahat, sa lain-laing mga lugar, lain-laing mga nasod, and different nation. Father, I pray. Salamat, Lord, sa mga igsoon nga healthy, wala may sakit, kaya ang puno walang sakit. We are the branches. Lahat ng dumadali, daloy sa aming katawan, galing sa puno. Kaya, Lord, salamat. We are complete in you. Your word says we are seated with him in heavenly places. And the wealth of the sinners stood up for the righteous. Kaya, Lord, salamat. Sa mga kapatiran ko, Lord, maginhawa ang kanilang buhay, walang mga sakit, dahil kayo po ang puno, kami po ang sanga. Lalong lumakas ang aming katawan, kayo ang nagbigay namin ng buhay na walang hanggan. Abundant life, prosperous life, victorious life, sa akong mga iso, Lord, salamat sa mong dugo na katamon kanila sa malunda na nagakural. Nga dili makaduol kanila si Mr. COVID tungod kay naa ka nagpuyo silang kasing-kasing. In the name of Jesus, salamat Lord silang trabaho nga padayon ang ilang pagdawat sa salapianong panalangin. Because your word says, we are blessed all for blessing in heavenly places and the wealth of the sinners stored up for the righteous. Kaya salamat kay Father God sa mga ison, Lord, na super healthy. Super enjoy og great peace nga among nadawatan diha kanimo tungod kay gigugma na mo ang imong pulong. Og salamat para sa sweet sleep sa mga igsoon. Og salamat nga healthy kanunay lig-on ang among lawas tungod kay nakaambit sa kahopnganan sa punuan. Og salamat Father ning kagabi on all the glory belong to you in Jesus name we pray. Amen and God bless you. Ang pulong sa Diyos, Espiritu kini o kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong, maoy muayo sa imong sakit. Ang pulong, maoy masulbad sa imong problema. Ang pulong, muhatag o kalipay nimo. Ang pulong, muhatag o kalinaw nimo. Ang pulong, muhatag o kinabuhing walay. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Caslan. Matagbuntag o matagabi'i. Sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matagbuntag. O alas 8 ngadto sa alas 9 sa matagabi'i. Sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw.